minaliit ng manager ang mag-asawang matanda. Ngunit laking gulat nito nang malaman ang totoong estado ng mag-asawa. Paano ito nangyari? Hello mga ka-inspire at welcome uli sa aking channel. Isang inspiring story na naman ang ibabahagi ko sa iyo. Natiyak akong kakapulutan mo ng aral. Bago ko ipagpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka muna at samahan mo ko hanggang sa dulo ng video nito. Alex, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita pinapatawag at kanina pa naghihintay ang guest natin. Hindi mo ba alam na sikat iyan? Baka mamaya ay kung ano na lang ang sabihin niyan sa hotel na ito, pare-parehas tayong malilintikan sa boss natin. Ilang beses ko na kasing sinabi sa iyo na unahin mo ang mga guest nating mayayaman at ooupa ng malalaking kwarto, galit na sambit ng manager na si Lucas sa kanilang bellboy. Tinulungan ko pa kasi yung matandang mag-asawa. Hindi kasi nila makita ang kanilang kwarto at ang dami nilang bitbitin. Ako na rin kasi ang nagsalansan nito sa loob, paliwanag naman ang binata. Pabayaan mo na ang mga iyon at maliit na kwarto lang naman ang kinuha nila. Bukas ay aalis din naman ang mga iyon. Kasi kasuihin mo na yung sinasabi ko sa iyo at huwag ka nang tatanga-tanga pa riyan. Sigaw pa ng manager. Hay nako, ang hirap talaga kapag walang mga pinag-aralan ang kasama mo sa trabaho. Ang hihina ng mga isip. Muling sambit ni Lucas. Agad namang pinuntahan ni Alex ang sinasabing sikat na personalidad ng kanyang manager. Pasensya na po kayo at ngayon lamang po ako. Ako na po ang bahala sa mga gamit nyo. Sundan nyo po ako upang may hatid ko na po kayo sa inyong silid, saad ni Alex sa artista. 3 taon nang nagtatrabaho sa naturang hotel si Alex bilang isang bellboy. Kahit na hindi siya nakatuntong ng kolehiyo ay pinalad pa rin siyang matanggap sa kanyang trabaho dahil sa sipag na kanyang ipinapakita. Ngunit laging kinagagalitan at pinag-iinitan itong si Alex ng kanyang manager na si Lucas dahil sa pantay-pantay na pag-aasikaso nito sa lahat ng guest. Nais kasi ng manager na mas bigyang prioridad ng binata ang mga guest na VIP. Ilang sandali pa ay hindi na naman mahagilap itong si Alex ni Lucas. Nais kasi niyang ipaasikaso dito ang isa pang kilalang personalidad na dumating sa hotel. Lagot ka na naman, Alex. Galit na galit si Boss Lucas sa'yo. Saan ka na naman ba galing? Tanong ng kasamahan niyang bellboy din. Yung matandang mag-asawa kasi sa room 304. Nagpabili kasi yung matandang lalaki ng paracetamol para sa asawa niya. Masakit daw kasi ang ulo. Kaya tumakbo muna ako sa pharmacy upang bumili, paliwanag ng binata. Kapag nalaman iyan ni Boss Lucas ay pagagalitan ka na naman noon. Lalo pa at ilang VIP guest ang nagsidating. Ang sabi pa nga ay darating din ang may-ari nitong hotel, wika pa ng kasamahan. Naaawa kasi ako sa dalawang matandang iyon. Wala namang mag-aasikaso din sa kanila dahil silang dalawa lang ang nag-check-in dito sa hotel, sambit pa ni Alex. Hindi nga nagkamali ang kasamahan ng binata. Nang makita si Alex ng kanilang manager ay labis siya nitong pinagalitan. Kaunti na lang ay tatanggalin na kita sa trabaho. Kung ano-ano ang ginagawa mo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo na unahin mo ang mga VIP guest natin? Hindi ka talaga makaintindi, sigaw ni Lucas. Pasensya na po, boss. Hindi na po mauulit, nakayukong tugon ng binata. Dapat lang, mamaya ay darating daw ang may-ari nitong hotel. Dapat lahat ay nasa ayos at lahat tayo'y sasalubong sa kanya. Kapag hindi ka na naman sumunod, Alex ay katapusan na talaga ng trabaho mo. Muling sambit ng manager. Abala ang lahat sa paghahanda sa pagdating ng may-ari. Anumang oras kasi ay darating na ito. Nakapila na ang lahat ngunit napansin ni Lucas na wala na naman si Alex. Ang tigas talaga ng ulo ng bellboy na yon. Inis na sambit ni Lucas. Galit na galit si Lucas habang hinahanap niya si Alex. Maya-maya'y natagpuan niya ito sa silid ng matandang mag-asawa. Bakit narito ka na naman, Alex? Ang lahat ay maayos nang naghihintay sa pagdating ng ating boss. Pero narito ka na naman at iniintindi ang dalawang matandang iyan. Galit ngunit pabulong na sambit ng manager. Boss, pasensya na talaga. Inutusan kasi ako muli ng matandang lalaki na ibili ng prutas ang kanyang asawa dahil masakit nga daw ang ulo nito, paliwanag ni Alex sa amo. Hindi mo na trabaho iyan. Bumaba ka na agad at anumang oras ay darating na ang amo natin. Lahat ay naroon na maliban na lamang sa iyo. Sambit pa ni Lucas. Hindi naman po siguro mapapansin ng may-ari na wala ako doon, boss.
sisiguraduhin ko po munang maayos ang lagay ng dalawang matanda, diit ni Alex. Ang tigas talaga ng ulo mo. Alam mo, sa ginagawa mong pagsuway sa akin ay pwede na kitang sisantihin. Hindi ka dapat narito dahil hindi sila ang dapat mong pagsilbihan. Marami tayong VIP guest. Kung gusto mong tumambay lang at maghintay ng utos ay doon ka tumambay sa mga suite at penthouse. Nanggigigil na ang manager sa inis kay Alex. Ngunit biniit pa rin ang binata na manatili siya sa kanyang silid. Biglang tumunog ang radyo ng manager at sinabihan siya na naroon na daw ang may-ari ng hotel na kanilang pinagtatrabahuhan. Mabilis na bumaba ang manager na si Lucas upang salubungin ang amo. Ngunit nanatili si Alex sa piling ng dalawang matanda. Ayos na ang lagay namin. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Pasensya ka na at kami at ang dahilan kung bakit ka napapagalitan. Maraming salamat sa iyo, saad ng matandang Ginoo. Wala pong anuman yun, sir. Ginagampanan ko lang po ang trabaho ko, saad pa ng binata. Pasensya ka na at wala din akong tip na mibibigay sa iyo. Pero sinisigurado ko na isang araw ay maibabalik ko din ang kabutihan mo sa amin, saad pa ng matanda. Ngumiti na lamang si Alex. Nang makalabas siya ng kwarto ng mag-asawang matanda ay mabilis siyang bumaba upang makisama sa kanyang mga katrabaho sa pagsalubong sa may-ari ng hotel. Ilang sandali pa ay dumating na ang may-ari. Malugod nila itong binati. Boss, pasensya na po at marami kasi tayong mga guest. Hindi naman kayo nagpasabi na pupunta kayo, pagdadahilan ni Lucas sa may-ari. Ayos lang, masaya nga akong makita na nasa ayos ang lahat. Narito lamang ako dahil may gusto akong puntahan, tugon ng Ginoo. Sa pagmamadali na makasalubong sa may-ari ng hotel ay hindi na naiwasan pa ni Alex na mabangga ang isang mesa sa hotel. Mabuti na lamang ay walang nabasag sa mga vase na nakalagay doon. Hindi ka kasi nag-iingat, Alex. Kanina ka pa kasi pinapapila dito, ngayon ay nagmamadali ka. Sabi ni Lucas sa binata. Humingi ka ng pasensya sa amo natin. Saad pa ng manager. Pasensya na kayo dyan sa isang iyan, boss. Sakit talaga ng ulo namin ang binatang iyan. Kung ano-ano ang ginagawa at kung sino-sino kasi ang inaasikaso. Hayaan nyo at pagsasabihan ko na lang, muling sambit ni Lucas. Kung sakit ng ulo ay sisantihin mo na. Ayoko ng katulad niya dito sa hotel na ito, wika pa ng may-ari. Napayupo na lamang si Alex at lubos na humingi ng paumanhin sa amo. Ilang sandali pa ay nariyan na ang dalawang matanda. Bakit mo pinagagalitan ang mabait na binatang iyan? Tanong ng matandang lalaki sa may-ari ng hotel. Dad, kanina pa po ba kayo narito? Saang kwarto po kayo naroon? Baka hindi nyo na naman kinuha ang kwartong inilaan ko sa inyo. Saad ng Ginoo, ayos na kami ng mami mo sa maliit na silid, anak, at aalis din naman kami. Masaya kaming makita ka ngayon, wika pa ng matandang Ginoo. Labis na nanlaki ang mga mata ng manager sa kanilang natuklasan. Mga magulang pala ng may-ari ng hotel ang dalawang matandang kanina pa inaasikaso ni Alex. Anak, huwag mo nang pag-alitan ang binatang iyan. Mula nang makarating kami dito'y siya na ang umasikaso sa amin. Iyang manager mo ay kanina pa siya pinapagalitan dahil mas nais niyang asikasuhin ang mga mayayamang guest. Nakakalungkot na isipin na ganyan pala ang pamamalakad mo sa hotel na ito, saad pa ng matanda. Hindi ganyan ang itinuro namin sa iyo ng mami mo, dagdag pa nito. Itong binatang ito ang bumili ng gamot at prutas sa akin. Kanina pa kasi masakit ang ulo ko mula sa biyahe sa eroplano. Hindi niya kami iniwan hanggang hindi niya nasigurado na maayos na ang aming kalagayan. Kung siya ang manager ng hotel na ito'y tiyak kong mas maraming nais na pumunta dito, anak, saad naman ang matandang ina ng may-ari. Ikinuwento ng dalawang matanda ang lahat ng nangyari maging ang pagtrato sa kanila ng kasalukuyang manager na si Lucas. Labis na nadismaya ang may-ari kay Lucas. Mariin kong pinagbilin sa inyo na asikasuhin nyo ang mga guest hindi batay sa katayuan nila sa buhay. Bigyan nyo sila ng pag-aasikaso na hindi nila malilimutan, saad ng Ginoo. Dahil sa ginawang iyon ni Lucas ay napilitan ang may-ari ng hotel na sisantihin siya. Ipinalit naman nila bilang manager ang bellboy na si Alex. Pero wala namang pinag-aralan ang binatang iyan. Niwala siya ng mga naabot ko. Giit ni Lucas. Kaya kung ituro sa kanya ang pamamalakad ng hotel at alam kong mabilis niya itong matututunan. Ngunit ang ganda ng ugali ay natural sa isang tao. Kung siya ang mamumuno ng lugar na ito'y gagayahin din siya ng lahat ng kanyang katrabaho, saad ng may-ari. Mula noon ay naging manager na si Alex. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng pangyayari.
Bilang pasasalamat sa dalawang matandang tumulong sa kanya ay pinaghusay niya ang kanyang trabaho. Simula noon ay lalong nakilala ang hotel. Marami ang nais na tumuloy dito dahil sa maayos at walang kapantay nilang serbisyo sa pamumuno ng bagong manager na si Alex. So ano masasabi mo sa kwentong ito? Mag-comment na at sabihin ng iyong opinion. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ba bago ka umalis. Maraming salamat at tinapos mo ang video ko. Muli, ito po si Jen Valdez, signing off.